ginagawa na po namin yung lababo ng bahay na ito. Yan. So, sa paggawa ng lababo na yari lamang sa hardiplex at sa kabakal at lalagyan mo ng tiles, kailangan may diskarte po dyan. Kailangan mo ng grinder, ito, sander pala, at kailangan yung ganito mga hard tiles. So, pasok tayo dito sa bahay. Para po mga kaibigan, pasok tayo dito. At narito yung gumagawa si Brother Roldan. Kanyang ipiprepare ang tiles at ididikit dito sa lababo. Itong lababong ito yari sa hardiplex. Yan. At sa kabakal. Ito gawa ni Roldan. Ngayon ay naglalagay na siya ng mga tiles na dito. Naka-tiles na po yan. Yan dito. Naka-tiles na yan. So ang ginawa niya para dumikit ay nilagyan ng mga rivet. Yan. Para diyan kumapit yung simento. At saka yung tinatawag na pampadikit. Ang tawag niyan? Oo. Yan o yan. Yan, ididikit naman niya o. Patingin ang Roldan yung kwan muna. Ayan o. Oh. Ayan mga kapatid. Wow. Lapat na lapat o. Oh. Grabe. Tiles na. Ang lababo ay tiles o. Oh. Ang ganda ng kanyang stainless. Stainless ang lababo. Hindi po kayo marunong ay hindi makakagawa kayo ng ganito paganda na lababo. Kailangan ay talagang may know-how po ang gumagawa. Kailangan. Tinakapa niya ito. Oh. Tinakapa niya ito. Oh, pantay na pantay. Oh. Kasi kung hindi pantay yan, ay pangit tingnan. So ito, nalagyan na rin ito. Ito ang kanyang lababo na stainless. Yan. Okay, oh. Ang galing niya magkurti ng kanto ng ano, yung kanto. Ang ganda, oh. Yan, oh. Paano kaya ginawa niya yan? Ang galing. Oh. Ipinta po niyo mga kaibigan. Ang tiles ay narito na, nakapatong na. Hardiplex po ang pinatungan nito. Yari sa bakal. Dito ilalagay yung lutuan nila. Okay? Yung burner. Yan. So, kung mapapansin po nyo, gumawa din siya po dito ng patungan ng mga kaldero. Ito yung mubabol. Mubabol lang. Tulad nito, mubabol din po ito. Gayto ang paggawa ng lababo gamit ang hardiplex at saka tiles. Yan, susukatan naman yan doon. Ganyan o. Ang galing. So, kanya po ang gugwitan na ito. Ang galing. Mabuti pa kikita ang lapis po dyan. Expert. Suka talaga ay maayos. Kikita po yung mga okay. So, dadalhin yun sa cutting area at ating susubaybayan ang pagkat
pag hindi ka marunong gumamit ng sander tulad ko, nasugatan ako nun. Yan, tingnan natin kung paano. Dito lang ako at malikabok po yan. Pag nagsasander ka, malikabok. Kaya tingnan natin kung paano nagagawin ko yan. Yun, oh. Okay. Ayan o. Lagyan ng adhesive. May halong semento. Ay, nakasabit. May sabit na. Oh, kasya. Oh. So dito ilalagay yung jealousy. Itong bintana, lalagyan ng jealousy ito. Kitang-kita ang mga kahoy habang naghuhugas. Ang plato, kitang-kita ang labas. Yan ang makikita habang naghuhugas ng plato. Yan, tingnan niya ang ginawa niya. Wow! Oh, lapat na lapat po. Hmm? Lapat na lapat. Hmm. Kita mo yan. Ayos. Kapa lang. Sa kapa lang ay nagkakaintindihan na. Ng mga kaibigan. Tapos gamitan pa ng libel. Oo, kita mo. Ayos. Very good. Kapahingan natin. Ayos na. Okay. Ito na lang. Yan na lang ang lalagyan. Pag nalagyan yan, ay ayos na. Pwede na itong patunga ng yung lutuan. Okay, ito na po yung finished product ng lababo na ating napanood. Yan, may mga tiles na po ito. Yan, kahapon ay wala pa ito. Wala pa ito nung nakaraan o wala pa ito, hindi pa ito tapos. Pero ngayon ay tapos na. Yan, yan ang outlet niya, outlet. Yan, ito na po yan, oh. Yan. Makikita po nyo ang lababo. Ang ganda. Hmm. Tiles na po yan, oh. Tiles. Ganda. Yan. Ganyan ang pagkabit ng tiles sa dingding na hardiflex. Yan.
kitang-kita sa labas, mahal ko mga kaibigan, pag naghuhugas ng plato, itong ganito ang makikita nyo, sariwa ang hangin. Ayan na. Okay, mahal ko mga kaibigan, napakaganda ang pagkagawa itong lababo. Okay? Posibleng-posible na lagyan ng tiles ang dingding na Hardiflex. Ito ang katunayan. Ito ang katunayan. Okay. So, napakaganda. Kung kayo ay mayroong lababo na ganito, ay talaga namang masisihan po ang mga misis na nakatukas sa kusina. Okay, God bless you, mahal ko mga kaibigan. Pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy tayong manood sa aking ina-upload na video at marami kayong matututunan. Mag-subscribe po kayo, mahal ko mga kaibigan, upang dumami ang aking mga subscriber at makaabot man lamang tayo ng sapat na bilang para ma-monetize at para may maitulong po tayo kung sakaling may financial help galing sa YouTube, ay magagamit natin ito lahat sa gawain tulong sa mahirap at sa ministry. Yan po ang plano ko po mga kaibigan. Salamat sa pag-support, salamat sa pag-subscribe at sa like, comment and share. God bless you.